Sila ay ang ating kapwa. At ang ating kapwa ay ang bawat isang nilalang. Hindi man natin sila kakulay, kaantas o kapanalig. Magkasalungat man ang pananaw, magkaiba man ang tradisyon, magkahawig naman ang paniniwala sa paggalang sa isa't isa at sa mabuting kalooban. Who is my neighbor? Everyone is. Yan ang hamon ng PCNE 7 ngayong taon ng Year of Ecumenism and Interreligious Dialogue. Yan ang hamon ng PCNE 7 ngayong taon ng Year of Ecumenism and Interreligious Dialogue. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Hans Magdurulang. At ako si Ate Gaines. At ito ang Mercifying One Mission, One Faith. Okay. Nagbabalik tayo ngayon dito sa ating programang Mercifying One Mission, One Faith. Ayan, Doktora, welcome back po. Tayo po ay taon-taon namang nagkakasama-sama dito sa PCNE. Welcome back sa atin. Pampito na pala. Yes. Napakarami nang nangyari. At merong pinakakaiba. Anong kahit kakaiba? Bukod sa iyong kasuot, ang kakaiba. Ano ba ang kakaiba? Father, ang kakaiba po, tayo ay nasa ibang location ngayon. Yun. Taon-taon, Father, di ba, nandun sa tayo UST. Sa gawing Maynila, sa UST. Opo. Ngayon naman po, nandito tayo sa Cubao, sa Smart Araneta. Yan, sapagkat nga po ang PCNE na to ay espesyal, lalo na para sa isang natatanging tao rin na siya rin naging nagtulak sa atin, nagpasimula ng PCNE. Yan ay walang iba kundi si His Eminence Luis Antonio Cardinal Taglem. So, wow. PCNE 7 na, Father. Yes. At maganda ang tema natin nitong taon na to. Ito ay Who is My Neighbor? O sino nga ba ang ating kapwa? At yan po ay may patungkol din sa pagdiriwang natin ngayong taon. Dahil naalala po natin, Doktora, no, mga kapatid, mga kapanalig, na taon-taon po may tema tayo. At yun po ay nakapaloob din sa tema sa taong ipinagdiriwang natin sa simbahan. Dahil nga, we are in a preparation for the 500-year anniversary of Christianism o Christianity in the Philippines. Kaya mamaya, Father, may mga makakapanayam tayo, no, na hindi lang mga pareho natin ang pananampalataya. Yes. May mga kapatid din tayo galing sa iba namang mga sekta or denomination. Pero Father, tulad nga ng tema, Who is My Neighbor? This is biblical. Tama ba, Father? Pero nga po, pero Doktor, baka makalimutan natin, bakit Who is My Neighbor? Meron tong relasyon sa Year of Ecumenism, Interreligious Dialogue, and Indigenous People. Yan ang tema ng simbahan sa Pilipinas ngayon na siyang ating pinanggalingan din ng tema sa PCNE 7. Kaya nga, sa Who is My Neighbor, kapwa ang pag-uusapan. So, Father, malakas dapat ang kapwa, tao. Tama yan. At yan ay, sa tema natin ngayon po, itong tema na ito ay binigyan ng paliwanag, napakagandang paliwanag kanina ni Bishop Ambo David ng Caloocan. So, Father Hans, bago nag-talk si Bishop Ambo David, nagsimula tayo tulad ng dati, Misa ng Bayang Pilipino. Tapos pumasok naman ang input ni Bishop Ambo Pabilio. Bishop Ambo David. Pablo. Nagkalito ka na. David. Si Bishop Pabilio po ang auxiliary bishop ng Manila. Andiyan naman, maraming mga nakisa sa misa natin kanina. At yung paliwanag ni Bishop Ambo, isang biblical scholar din talaga na pinaliwanag niya po yung tema tungkol sa talinghaga ng mabuting Samaritano. Tandaan na sabi ni Bishop kanina, hinugot niya yung pagpaliwanag niya ng tema doon sa salitang dialogue, yung pakikipagkapwa. Yan. At Father Hans, nung bago niya sabihin yung tungkol sa pakikipagkapwa, pina-identify niya muna. Sino ba yung iba? Yon. Diba? Sino ba yung iba? Kaya pagka daw tayo mga Pilipino, para ka namang hindi iba sa akin. Yon. Pero maganda yung sinabi niya, yung Tagalog ng salitang we ay pwedeng inclusive at exclusive. Tama. Yung we, sabi ni Bishop, yung inclusive ay tayo, or kung exclusive ay kami. Napakaganda naman. So, yun ho ang makikita ninyo kahit dito ngayon sa ating setting, meron din tayong kakaiba na very inclusive and not exclusive. Oy. So, ano bang tawag natin dyan, Pade? Ito pong ating ngayon, kung makikita ninyo ang ating ano ngayon, tawag dito, setup natin ngayon ay, ito ay hapagkalinaw. O yung peace table. Kasi nga naman, para itong sign of peace, ano? Tama. Yung logo na nakikita natin, hapagkalinaw, table of peace. At table. Hindi lang nila yan makikita, kanila rin mararanasan. Kasi mamaya lamang ay may mga kasama na tayo dito. Kasi nga, parang yung kapayapaan ay pwede namang ma-achieve
kahit mayroong pagkakaiba-iba. Marahil yan ang palalalimin pa sa PCNE 7, ang kapayapaan sa kabila ng pagkakaiba-iba. Tama. Di ba, doktora? At siguradong papasok dyan ang ating respetuhan, ang ating paggalang sa kani-kaniyang paniniwala. Kaya nga sabi ni doktora, mamaya po ang mga bisita ho natin ay galing din sa iba't ibang denomination, simbahan. At ito po ay palalalimin natin ang tema ng Who is my neighbor? Sino ang aking kapwa? Sa tulong po ng ating mga panauhin sa PCNE 7. At yan po ay ngayon at bukas, doktora. At Father Hans, makikita mo na sa buong maghapon, marami tayong naka-line up. At kagaya na. Abangan nila yung heart to heart. Yan, ang pinaka-abangan nila. At dito sa ating programa, Father, anong aabangan nila? Meron tayong one-on-one. Yeah. Hindi yan one by one, kundi one-on-one. Ha? One-on-one with doktora and with Father. Okay. Yes. Kaya naman po mga kapanalig, mga kaibigan, sumama po kayo sa amin, tumuto kayo, magbabalik pa rin po tayo dito sa ating programang Mercifying One Mission, One Faith. Ang PCNE 7 ay gaganapin sa Smart Araneta Coliseum habang ang ibang conference naman na ginanap sa UST at sa Cuneta Astrodome noong PCNE 6. Magbabalik tayong lahat para sa Mercify One Mission, One Faith. And welcome back po sa ating Mercifying One Mission, One Faith dito sa PCNE 7 na nagaganap dito sa Smart Araneta. No? At tayo po ay nandito nga sa sinasabi namin ni Dr. Gaines, ang bago nating segment, ang one-on-one with Father Hans. At ang una po nating bisita ay isa rin pong pare. No? Isa rin pong pare. Siya po ay from the Anglican Church. Let us welcome ang aking bagong kaibigan, Reverend Father Jericho Jerry Natividad. Hello, Father. Magandang araw po sa inyo. Nako po, salamat po at napaunlakan nyo kami sa atin dito sa PCNE. Wala pong ano man. At ako po'y tuwan-tuwa naman. Galak. Wow, thank you, Father. Tuwan-tuwa ako. Kayo, saan po ba tayo naka-assign ngayon, Father? Para ako po ay naka-assign sa Fairview, Quezon City. Bali, ang pangalan po ng aking parokya ay Fairview Episcopal Resurrection Church. Opo, Father. Na composed of mga urban poor. Okay. So, ako po ang tawag po sa akin doon ay rector. Rector. Or which, in Anglican parlance, yun yung po yung parang equivalent po yun sa parish priest. Parish priest din po. Opo, Father. Yeah. Pero Father, ito po yung PCNE natin ngayon ay narinig din na po ito, Father. Kayo po ba yung nagkaroon ng pagkakataon na makasama rin sa mga dating PCNE natin? May time po yata nakasama din ako. Nakasama na ako kayo. And for this year, kagaya po na nasabi namin, taon-taon, Father, meron po tayong tema. Ang tema ho natin ay on ecumenism, yes, Father. Yeah. Ano po ba ang mga naging gawain natin, pananaw ho natin sa Anglican Church po ng ecumenism? Ano po ba yung mga ecumenism, yes, Father? Yeah. Ano po ba ang mga naging gawain natin, pananaw ho natin sa Anglican Church po ng talagang ecumenism? Isa yan sa, of course, ang ecumenism ay ang Anglican Communion. Ay talagang isa yan sa nanguna. Okay. No? Kung titignan mo yung kasaysayan, yung World Council of Churches, ang isa, yes, doon sa mga, kumbaga, tinatawag natin yung sabi natin, mga founders or founding fathers. Okay. Ang isa doon si Bishop Brent, na unang-unang obispo ng Episcopal Church dito sa Pilipinas, okay, na isang Amerikano. No? So, siya yung isa din. No? So, parang, pinagmamalaki natin na isang obispo ng sa Pilipino. Instrumento din sa pagtatag ng World Council. Opo. Yeah. Sa local naman, of course, ang Episcopal Church ay miyembro, kaanib ng National Council of Churches in the Philippines. Yes, na, of course, opo, ecumenical partner din ng CBCP, opo, no? Opo. Ng Catholic Church. So, aktibo siya ito o aktibo kami sa gawain ng ekumenismo pag yun, alam mo, papunta dun sa pagdating ng araw yung visible unity, no? Yes, ng mga Kristiyano na lahat nananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Meron mo ba tayo, Father, mga specific na mga activities, programs ng ating simbahan on promoting ecumenism po, Father? Actually dalawa yung ano ko no, dalawa yung aking linya. Ako po ay Kura Paroko, so doon sa aking simbahan, kami po ay nag-entertain o nagbukas kami sa mga preachers o speakers na nagagaling sa National Council of Churches in the Philippines. So sila, nakakapag-interact kami doon sa mga, kaya may mga pastor na galing sa United Church,
United Church of Christ in the Philippines, meron sa United Methodist Church, no? So lahat yan IFI, no? Yes. So pinag sila ay nagdadala doon ng kanilang mga mensahe. Tapos ako din for 27 years now, I've been editor, chief or senior writer doon po sa Communication Foundation for Asia, which is of course CFA? A church-based, yes, I mean Roman Catholic church-based foundation. Wow. So, yan po. Father, syempre kagaya ho natin sa Catholic Church din, may mga challenges ho in promoting ecumenism. Yeah. Father, ano po ba yung mga ilang challenges, no, na sa pagpo-promote natin ito na experience niyo po? Opo. Siguro sa akin po, sa aking karanasan, ang nakita ko po ay yung kakulangan po talaga ng ano ba 'yon? Para masyadong dito sa atin sa Pilipinas, hindi mo masyadong makita yung ano, no, yung ganyan yung mga ecumenical activities na mas madalas. Parang very ano tayo, minsan very parochial. Naka-concerned lang tayo sa sarili nating mga yung mga simbahan, no, ganyan. So parang palawakin natin, dapat palawakin ilabas natin. Ganun. So damihan pa kasi minsan magkapitbahay yung dalawang simbahan and yet hindi nagkakaroon ng interaction, no. Ano yung Father, naalala ko lang doon sa parokya namin ako sa San Felipe sa Mandaluyong, Aglipay and Catholic. Alam niyo po, ginagawa ko, tinuro ko sa mga kabataan. Ay, taga Mandaluyong din po ako pala. Father, nako, taga San Felipe. Ginagawa ko namin kapag magpipiyesa sila, dinadala ko yung mga kabataan. Simple lang. Nagdadala kami ng cake just to greet them and to be one with them in their celebration. Siguro, Father, maganda lang po, lalo sa mga kabataan ho natin, ano ang mga magandang message natin in ano ang kahalagahan ng ecumenism, especially in promoting peace then, Father? Siguro para sa atin, kasi yung salitang ekumenismo, para oikos, no, para sa atin mga nananampalataya kay Kristo, no, mga Kristiyano. So siguro dahil tayo ay nasa, sa akin parang ko-consider ko tayo isang pamilya. No, na may mga iba-ibang pananaw, paniniwala. And yet tayo ay iisa. No? At lalo ang espiritu at diwa ng banal ng Diyos, no? No, sana ay bukas pa natin, buksan pa natin ang ating mga sarili, no? Makinig tayo, no? Makipagkwentuhan tayo. Kasi minsan yung pananiwala natin, akala natin ganito yung pinaniniwalaan yung pala, mali, hindi pala ganun, no? Pakinggan natin ang isa't isa. Pakinggan natin ang isa't isa. Yan yung dialogo. Tama po yan sa topic natin ngayon. Kaya Father Jerry, maraming salamat po sa kahit maikli ay napakaganda, napakalalim na pagninilay. Maraming salamat din po, Father. Po, Father. Kaya naman po, tuloy-tuloy tayo. Ngayon po ay dadako na tayo sa pangalawang bisita natin sa One-on-One with Dr. Gaines. Dito ang pagpapatuloy, natapos tayong makapakinig doon sa one-on-one ng dalawang pari, isang Anglican at isang Katoliko. Ngayon naman ko usapang laiko naman ito. Ang aking kumakakausap at ang aking katabi ngayon dito ay isa ring laiko. Siya po ay isang professor from the University of Santo Tomas. Wala pang iba kundi si Professor Pablito Baybado. So magandang araw sa iyo, Professor. Both sa graduate school at saka sa undergrad. At dahil po sa pagtuturo ko ng teolohiya, nasuungan ko po yung ecumenical at saka interreligious work. Ang aking volunteer na trabaho ay, ako po ay coordinator ng tinatawag na Uni Harmony Partners Manila na itinatag noong 2010 pa, kung saan nagsasama-sama ang iba't ibang mga Kristiyano katulad ng Philippine Council of Evangelical Churches, ito yung kalipunan ng mga evangelicals at saka mga and then nakakasama din natin diyan ang National Council of Churches of the Philippines. So po si Father Jerry. Nakakasama din natin diyan ang mga Buddhist, nakakasama din natin diyan mga Muslim at maliliit na grupo ng mga Hindu and the Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints. So, ang UPM po ay ang naging plataforma at samahan ng iba't ibang organisasyon at religious communities dito sa Metro Manila. So, napakaganda po no, ng inyong sinasabi. Ibig sabihin, since 2010, meron na palang kalipunan ng mga tao na kaya palang mag-usap, kaya palang mag-dialogue, pwedeng magkwentuhan, na hindi kailangan nagdidebate sa kanya-kanyang pananampalataya. Pero paano ho nito nababalanse yun yung outside
outside of your work. So, binovolunteer mo yun talaga kasi you believe in it. Pero paano dun sa mainstream, ika nga? Kasi sabi mo, theology yung tinuturo ninyo na nadidiscuss ba itong ecumenism pagdating sa formal education? Pagdating po sa formal education, dahil ako po ay nagtuturo ng teolohiya, kasama po ito sa diskurso na itinuturo namin sa mga estudyante. Isang subheto po ito sa graduate school ng Universidad ng Santo Tomas at kasama rin ito at ito ang nagpapalalim ng pagtuturo ko sa Makatwid ay yung aking karanasan na hango mismo doon sa aking pakikisalamuha at pakikisa sa iba't ibang gawain ng ecumenical at saka interreligious dialogue dito sa Metro Manila. So napakaganda po, Professor, kasi hindi theory lang. Yung teolohiya mo ay hango sa buhay ng tao talaga at hindi exclusively ng mga Kristiyano lang o ng mga Katoliko. So may mga challenges po ba kayo along the way? Well, ako ang aking nakikita na napakaganda dito sa aming gawain ay yung regular monthly meetings ng iba't ibang mga religious leaders at ng samahan kung saan dito nagpapalitan ng kaalaman kung sino sila, ano yung uniqueness ng kanilang pananampalataya, pinupuntahan ang mga pagpupulong ay iba-iba din. Kung minsan ito ay nasa mga Mormons, nasa Buddhist, nasa Muslim, nasa mga Protestante. At ang dalawang klase ng pagmi-meeting, ito yung kaalaman tungkol sa kanilang pananampalataya, the uniqueness of their faith, at kung ano pa yung pwedeng maaaring gawin. Ang nagiging challenge lang dito kung minsan ay mga tinatawag natin na social issues. Na may mga bagay kung minsan na yung iba nating mga kapatid ay mas agresibo o kaya mas tinitingnan nila sa kanilang punto de vista ng pananampalataya. At ito ay nagkakaroon ng challenge kung paano magkaroon ng iisang pagtingin. Pero kung hindi po pwede, ay hindi mo naman kailang pilitin na magkaroon ng isang pagtingin. So habang nakikinig ako sa'yo, Professor Pablito, nakikita ko talaga siyang challenge, hindi problema. Hindi kasi parang problema. Sinasabi mo, kayang igalang kung ano yung... Professor Pablito, nakikita ko talaga siyang challenge, hindi problema. Hindi kasi parang problema. Sinasabi mo, kayang igalang kung ano yung pinanggagalingan ng taong ito, kahit na iba't iba yung pananaw, pero pwedeng maggalangan. Tama po yun. So meron po ba tayong gustong iparating sa ating mga taga-subaybay? Paano po ba natin ito maiko-connect dun sa tema natin sa PCNE na Who is My Neighbor? Gusto ko pong banggitin bilang panghuli ang ama ng interreligious dialogue ng Pilipinas, si Bishop Ben Tudtud, na siyang unang naging obispo ng Islamic City of Marawi, kung saan 5% lang ang Kristiyano at 95% ay mga Muslim. At siya yung nagsabi na ang pinaka-problema kung bakit may kaguluhan at hindi pagkakaisa is because of negative biases and prejudices against the other. Sa Makatwid, dialogo, a genuine dialogue, is a way of understanding the other. It's a way of experiencing the other. Kaya sabi ni Bishop Benedict Tudtud, sa pamamagitan ng dialogo, pambansang dialogo at binabanggit din ni Father Jerry kanina, yung dialogo doon sa mga local communities, dito magkakaroon tayo ng respeto at pagkakaintindihan sa bawat isa. So nakakatuwa, Professor, may mga tao pala talaga behind all this. Ngayon ay talagang kumakalat, pero dapat maalala rin natin no, kung sino ang pinagsimulan, kung saan ang pinag-ugatan. So itong lahat ng ito ay aakay sa atin tungo sa kapayapaan. So ang ito po pala ay dialogue. No? So pag sinabing dialogue, may pagkakataong makinig sa isa't isa. Maraming salamat, Professor Pablito, at sana magpatuloy pa tayo no, sa ating mga mahabang talakayan kasi mayaman na mayaman ang ating sinasabing resources habang nakikinig sa isa't isa. So isang segment lang po ito, magpapatuloy pa po tayo sa karugtong naman natin na isang binibini naman ang makakasama ni Father Hans. Hello po at welcome back dito sa One-on-One with Father Hans. No? Thank you po, Dr. Gaines and Professor. At kagaya po na nasabi ni Dr. Gaines, ngayon po ay pangatlong panauhin natin, punong-puno talaga ang araw na ito sa PCNE 7.
Kanina po si Father Jerry ay galing sa Anglican Church. Ngayon po ang ating pong special at bagong kaibigan ay isang binibini, sabi nga ni Dr. Gaines. From the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, let us welcome Miss Heidi Fajardo. Hello po. Hello po, Naku, Father. Magandang araw po sa inyo. Yes, congratulations po sa big event na ito. At salamat po dahil kayo po'y bahagi ng PCNE7 na ito ngayon. Kagaya po nabanggit ko po kay Father kanina, maaari niyo po bang introduce din sa amin, sa akin, sa ating mga tagapanood, ang inyong pong sarili and presently, ano pong inyong assignment work sa inyong church? Okay, so presently ako po yung Public Affairs Director ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. So a big chunk of my work is to build relations with those outside the church coming from different beliefs and faith traditions, mm-hmm. as well as, you know, communicate who we are so that there's more understanding, yes. Between us and those outside the church. So basically, relationship building po. Uy, maganda po yun. Napakahalaga po niyan, especially in our topic now, dialogue. Yes, ito yung pinapromote natin, dialogue. So basically, focus din po ang inyong mission sa inyong church po on yes. dialogue, communication, no? Pero po, siyempre sa ecumenism, pagdating ng ecumenism po, ano po yung mga activities din natin? Ano yung ating mga programs, especially in communication sa inyo pong department o sa inyong ministry na nagpo-promote din ng ecumenism? Yes. So marami po kaming mga programs, Father, that promote ecumenism. Yes. So probably one of the first that comes to mind is the relationship building, or we call this the interreligious encounter that we have with seminarians sa San Carlos Seminary. Yes. So prior to their... Oy, wow, I've met many of them, Father. Mababait lahat. Sige po, ma'am. Tuloy po tayo, ma'am. So, usually when they are fourth year or third year in San Carlos Seminary, they go to our facilities, yes, sa White Plains, Quezon City. Oh, yeah. We tour them. We give them an introduction of the church. They meet with our missionaries. Nice. And then we tour them to the missionary training center kasi doon yung my headquarters kami doon for the training center. And they also tour our temple grounds. Okay. So maganda po yun because even if hindi pa sila pare, no, they already know who relationships but to help. Is yung mga humanitarian projects. Yes. A big partner namin po itong Catholic Relief Services, mm-hmm. aside from Caritas Manila for the Light the World Giving Machines. Opo. And I think 2 weeks ago, a general authority from the church came, si Elder Cook. He's a member of the Quorum of the 12 Apostles. So our office arranged for him to meet with Cardinal Tagle, yes, Bishop David, yes. Monsignor Cabore, and the objective is really to discuss more our commonalities rather than our differences. Yes. Kasi yun yung challenge Totoo. Minsan. If leaders or religious, even religious leaders, if they're too much focused on pagkakaiba, then we will never achieve peace. Tama. So best is to discuss our commonalities and celebrate it. Tama po. Alam nyo, ang gustong-gusto ko po narinig sa inyo is yung invite na yung mga, parang kami, meron po kaming konti dati nung sa mga nag-aaral kami. I love to hear na yung mga seminarians ngayon, no? Mm-hmm. Sila po yung magiging future leaders din ng simbahan, are really being trained then to welcome, to hear, to yes, listen, po. To understand yung ibang church din, yung ibang faith din. I think napakahalaga po niya na sinasabi niyo po. Plus yung, I think ako po bilang isang batang pari rin, ho, nakaranas kami, doon kami lumaki, doon sa mga naglalakad, nag-iikot. Tama ho kayo. I think maganda pong ano yun, maganda pong paalala sa amin na kahit po hindi natin kasama sa simbahan, ay bigyan natin ng malasakit. Yun yung common ground natin is yung charitable works yes. natin na sinabi niyo po na focus tayo dun sa ating commonalities, not on the differences. That's true. Pero kayo po ma'am, mga challenges po, no, sa mga sa inyong, especially on your ministry, sa communication, ano kaya yung challenges natin in promoting unity, peace, and ecumenism? Of course. Minsan po, online, there are those that do not want peace. No? Ah. Merong mga forces or merong mga other groups. Yeah. No? But what is very nice in the Philippines is because of our culture, no? We really strive to have peace. We really strive to reach out to the other. Mm-hmm. We all consider others as our brother and our sister. That's why itong conference po is very timely. Mm-hmm. Because
after this, we would really promote this as a member of UniHarmony Partners Manila. Po. This will be our objective leading to 2021. Ako, thank you po. Tamang-tama sa social media, mga kabataan, no? Let us promote, share, not fake and bad news, but good news. Nako, maraming salamat po, Ms. Heidi, po. And God bless you po sa inyong ministry. Salamat po sa paalala ninyo sa amin na yung charity can be really a strong source of unity. Kaya po, no? Lumalalim na lumalalim ang ating sa ating pangatlong bisita. Kaya pumunta na tayo ulit sa aking kaibigan sa kanya naman pong pang-apat na panauhin natin, Dr. Gaines. Maraming salamat. So ngayon, sabi nga, bawal ang fake news. Ngayon, nasa good news talaga tayo. Ang akin pong katabi ngayon ay isa ring layperson at marami siyang good news na ikukwento sa atin kasi ang kanyang involvement ay napakalawak. Ang involvement niya po ay sa CBCP Ecumenism. Wala pong iba kundi si Brother Robert Samson. Magandang araw sa iyo, Brother Robert. Magandang araw po sa iyo. So, pwede natin silang batiin. Magandang umaga po sa inyong lahat, lalo na doon sa mga participants ng PCNE. So, ano po ba yung particular na ginagawa niyo sa CBCP? Tumutulong po ako sa Secretariat ng Ecumenism. So, ano po bang ginagawa namin doon? Kami po yung tumutulong na mag-organize ng iba't ibang aktibidad para magkatipon-tipon ang iba't ibang mga denominasyong Kristiyano para makarating tayo sa magkaisa. So Robert, paano ka napunta dito sa CBCP? Paano ka na-involved sa ecumenism? Yun nga, my real line is I do. Everyone needs help regarding protection of sectarian children. And that led you to CBCP ecumenism? Yes, and now we're working with ecumenism and that means all types of Christian denomination, no? Mainstream and sometimes non-mainstream. But what we do with those who have difficulties with dialogue, we make friends with them. Kasi pwede naman kung pwedeng makipagkaibigan sa ibang sekta na tinatawag. But the other Christian denominations where we have many things in common, we try to have dialogue with them. Wow, so maganda pala, friendship is the only way para makapagsimula ang dialogue. So, secretariat ka pa po, secretariat yes, ng yes. CBCP. Sino po ba ang namumuno ng ating ecumenism? Ang namumuno po doon si Archbishop Angelito Lampon, who's now the Archbishop of Cotabato. He used to be in Jolo. So, ngayon po, and then together with Miss Jane Roble, who's also the executive secretary for the Episcopal Conference on Ecumenical Affairs. So, Isaiah po na pinatawag. So, marami po ba kayong naka-line up ngayon? Kasi itong taon natin is on ecumenism, inter-religious dialogue, and indigenous peoples. Actually, katatapos po yung pinaka-busiest of the year, yung January 18 to 25. That's the Week of Prayer for Christian Unity. We just ended it. But there are other programs and activities online. Halimbawa, kung meron inter-seminary conference, meron din pong inter-sports with other Christian denominations, meron inter-choir concert, and then the latest hope, maybe in preparation for next year's 500 year anniversary, magkakaroon po ng parang joint statement with another Christian denomination, I main ano po, denomination. A joint statement to declare the things that we have in common and it will be signed by the bishops. So ang pinakamaganda pala dito, makita natin yung commonality. Yes. So sabi nga nung lingwahe ng mga kabataan, bawal ang judgmental. Otherwise, that would separate us and magiging divisive po. So paano po? So ibig sabihin dito sa ating pakikipagkaibigan, pakikipag-ugnayan, doon po nadi-define kung sino talaga ang ating kapwa. Opo, doon po. Kadalasan po mahirap kasi may mga prejudices. Kailangan po talaga isetabi yun. Tingnan yung tao, yung pagkatao, hindi yung kung ano yung pagkakaiba sa atin. So, Brother Robert, alam ko, hindi ka naman nagising isang umaga. Hindi ka na judgmental, no? Hindi na agad friendly ka kaagad. Saan mo hinugot yun? Alam niyo, kasi hindi madali yung trabahong ito. In Catholicism, you know, we have forgiveness and we have unconditional love. Yun nga ho, naalala ko yung tatay ko, nung tinatanong ko, Dad, gaano mo kamahal? Gumanon lang sa akin. Like, kundi, konti yan. Gaano mo talaga ako kamahal? Gumanon. Tapos sabi, gaano mo ko talaga kamahal, Dad? Gumanon siya. And on top of him, I saw the crucifix. Sabi ko, wow. Us. Kaya nakakatuwa po, meron po ba kayong mga paanyaya sa ating mga dumadalo ngayon sa PCNE at sa ating mga followers? Masasabi ko lang po, huwag niyong tignan ang ating pagkakaiba-iba. Tignan natin kung anong kapareho natin sa yun lang pagkatao, isa na ho yun. Yun lang dapat magrespetuhan tayo.
isa't sa isa't isa. Dahil yun po napaka-importante. At sa bawat po isa sa atin, ay mayroong presensya ng Diyos. Yun po ang napaka-importante. Doon lang tayo tumingin. So napakaganda po. So sana wag ho kayong bibitiw. Marami pa po tayong maririnig, hindi lang mga kwentong buhay, kung hindi mga challenges along the way at kung saan tayo pwedeng magsama-sama bilang mga magkakapatid. Kaya wag kayong bibitaw, patuloy lang tayo, pa yung mga followers natin, sumubaybay lang tayo sa susunod nating segment. Dito pa rin sa programang Mercifying, One Mission, One Faith. Maraming salamat. Karagdagang kaalaman para sa lahat. Ang word na ecumenism ay hango sa isang Greek word na oikumene, na ang ibig sabihin ay a whole inhabited world o paghahanap ng pagkakaisa sa isa't isa. Magbabalik tayo muli sa Mercify, One Mission, One Faith. Sa Mercify, One Mission, One Faith. Ang ating hapag, kalinaw o ang peace table. O, kagaya po na nasabi natin, ito po ang bago ngayon dahil may kinalaman po ito, Doktora, sa pagdiriwang natin ngayon ng PCNE, especially on the year of Ecumenical Dialogue and Indigenous People. At ipakilala natin ngayon yes. ang mga kasama. Kanina po ay may mga nakasama na ho tayong panauhin na nagpalalim, nakakabitin ho yung kanilang mga reflections, ang kanilang sharings. Pero meron tayong bago mga kasama. Bago pero hindi naman masyadong bago. Kasi po siya po ay lagi naman natin nakakasama sa TV Maria, sa mga programa natin dito, kagaya po ng PCNE. Kaya we are so happy and blessed to have Father Melvin Castro. Hello, Father. Hello. Magandang araw fathers, po. Fathers, doktora, sister. Yan. Nagiging partner ko yung si Father Melvin. O nga, nung wala kayo nung minsan. Kasingilan na, Diyos ko po. Patay na ako dito. Kailangan ko lang, anong kailangan ko lang kakampi? Kaya papakilala ko rin po yung dalawa natin, mga kasama sa nasa Table of Peace. Dahil kasama pa rin po natin sila Father Jerry at si Miss Heidi. So ngayon, maganda tong ating magiging discussion, magiging challenging dito sa ating programa kasi iba't ibang views. Mm-hmm. Makikita natin ang mga similarities, siguro may mga ilang pagkakaiba, pero makikita rin natin yung mga commonalities natin. I'm sure na excited po yung mga nanonood sa atin, nakikinig sa atin kasi coming from different churches, Catholic Church, no, from the Anglican Church, and from the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Yeah, si Miss Heidi. Eh, siguro simulan natin sa ating bagong table na ito. Sabi mo kasi ito ay Peace table. No, pag sinabi po nating mesa, hindi lang po di ba kainan niya, no, ma'am? No? Hindi lang kainan, kundi kwentuhan din, usapan. No? At Father Heidi, nakikita ko kasi pagkahapagkainan, di ba? Talagang walang away pagkahapagkainan eh. Di ba? Lahat nagsiselebrate, lahat nagsishare. Pero minsan nagkakaaway din. Pag yung agawan ng ano, ng parts na... Gusto ko nga sabihin. Yung father, di ba? Pero kasi, yung pag-agawan yes. na yung father, doon nakikita sino handang mag-sacrifice. Ayan! So, di ba? Pero siyempre, gusto mo lang hita. Ayan! Diba? Pero yung mommy, lagi ang mommy po, sasabihin, sige na nga anak, kundi lang kita mahal. Iyon na yung share ko. Ayan! Oh, totoo naman. Diba? Nagsimula na tayo doon sa ganung usapan na yun, ano? Siguro sa tingin po ninyo, ano yung madalas na... ano po yung kahalagahan, kayo na si Ms. Heidi is more on Ministry on Communication din po, ano? Yes, at tingin po ninyo, yung sa communication, ano yung challenges na nararanasan ngayon ng, sabi natin, pamilya muna tayo in terms of communication po eh? Yes, I think Father, within the family, one of the challenges in terms of communication is really time for the family. Time. Sabi nga nila, you define love by T-I-M-E, time. So if you don't have time for your children, it really does not show that you love them. Because if you are an absentee parent, because you're concerned ka na, you have to provide for the family, so there's no balance. So there should be family and work balance. So that's the key para yung communication in the family should always be present. Time talaga ho, ano, fathers, no? I think kahit po tayo bilang mga pari ho, nakikita ho natin yun siguro sa mga counseling natin na yung time na sinabi ni Miss Heidi ay talagang, it's not just to find time, but to give time, eh. Yes. Normally, we hear na we will find time, but they find it hard to give time, no? Sa tingin niyo po, Father? Naalala ko yung isang, ano, Father, isang study ng World Meeting of Families that yung statistics ng including premarital sex, drug abuse, substance abuse, mataas kapag the family doesn't eat together. Mm. Pero give time that they
the family that prays together stays together. Pero totoo rin yung the family that eats together stays together. Pero I think hindi lang po yung finding time eh. Giving so Father time. Jerry, hindi lang giving time, kundi meron din tayong sinasabi ngayon, wasting time. Diba? Na negative ang dating, pero sa totoo, yung wasting time, yung talagang uubusin mo lang yung panahon mo. Wow. Ibang angle yan. Isa yung sa angulo ngayon. Yes. Or else, Dr. Gaines, all the family is present, pero they're all using yan, gadgets. Yan. Tama. Wasting time together. Wasting time. Father Jerry, ikaw. Ako po, may sikreto ako, pero open secret na po. Ako po ay, kasi ako, Anglican priest po ako. No? Po. Sa amin po, pwede ko yung, ano, no? Pwede mag-asawa. Kaya minsan nilolo ako eh. Baka pwede po bang mag-apply apply sa inyo pag nag-aamin sa mga Katoliko. So ako po ay I am a married priest. Opo. No? O baka magalit sa akin si Cardinal Sara. Anyway, may anak po ako sa awa. So opo. Yung po yung sinasabi ni sister kanina, talagang ano sa mga celibate madali 'yon kasi naka-focus ka talaga no sa iyong gawain na ministry mo bilang pare. Sa amin kasama 'yon. So, paano mo gagawa ng, ano yun, yung sabi mo, wasting time. So, ako talagang kung mahagat maaari, sabi ko lang, Lord, bigyan mo po ako ng lakas. Kasi pupunta na naman ako doon sa aking pamilya. No? So, yun, siguro wasting time yun. Pero pag inaano ko doon yung quality time na makausap ko sila, makasama ko sila. Totoo po yun. Lalo na po yung dialogue sa, nabanggit niyo po kanina, isa yan talaga, nabanggit po ni Pope Francis yan, no? Last time na, No smartphone on the table. It should be a rule in the house. During eating time, no phones. Yan po nga isa din na mahirap ngayon. Isa din yan sa hamon sa ministry. No? Yung, kasi mga kabataan ngayon, alam natin yung lingwahe nila. No? Yung millennial at post-millennial na tinatawag. So, ang ano nila, talaga nandun sa gadget, yung mundo nila. No? Misa hirap mo na. Misa may mga hindi uma-attend ng mga, even in the church, meetings, no? Yes, pati ministries po natin, yes, affected po eh. Yes. Oh, pero kagaya po ng ating ano kanina, na yung social media naman, kaya talaga magagamit po natin, yes, di ba for po? Good. Yeah. For good po. Kaya lang, pwede naman siya hindi maging problema, pwede siya maging biyaya rin. Lalo na in promoting dialogue po. Eh, no? Kaya affected hindi lang ang family, even the ministry affected. No? You think, Father Melvin po, ano po yung mga nagiging, ano pa kaya, Father? Lalo na sa mga naglilingkod sa simbahan, tayo, ano yung nagiging channel? I'm sure maraming nanonood nito ng mga lingkod sa simbahan, lalo po dito sa PCNE, marami sa kanila mga church servants natin. Ano po, Father, yung ano, sa tingin ko ninyo, group message, group chat. Minsan niya, hindi mo dapat ginugroup chat, pero wala na. Na-publish mo na lahat doon. So, group chat, pero wala na. Na-publish mo na lahat doon. So, pero sa panahon natin ngayon na magandang tool ang social media, so yung prayer, paano kaya yun makakatulong sa prayer life natin? Because I believe kahit magkakaiba tayo ng reliyon, lahat tayo, ang pathway natin ay panalangin. Pagkakatulad doon na sinasabi ni Miss Heidi. Doon magaganap ang tunay na dialogue sa Diyos at sa tao, ang tao at ang ating kapwa. Kaya? So, Father. May isa kaming kasama sa CFA, si Brother Sean. No? So, Katoliko siya. Ay, isang maganda yung ginagawa niya, no? Yung nagpapadala siya sa pamamagitan ng cellphone, ng mga prayer, mga short prayers. Oh, no? Yes. So, pinapadala niya doon sa mga kapwa, no? Ano, mga fellow workers. No? So, anyway, unang tingin mo pag umaga pa lang, no? Panalangin. So, parang nabibless ka. No? So, sa akin din, yung mga maikling pag-usal ng mga panalangin. Of course, sa mga pare, meron kami ginagamit namin divine office sa morning prayer. No? Well, disiplina din yun, no? Kasi talagang gagawin mo yung pag umaga, tanghali, pwede pa, o gabi. No? So, discipline yun. Yun yung isang ino-offer siguro ng tradisyong Kristiyano na pwede mong paghugutan din. So, Father Jerry, ngayon marami ako natutuklasan, ano? Yan pala ang similar sa atin. Yan ang similarity. Pagkakatulad natin. So, ibig sabihin po ba yung sinasabi mong prayer, yung bravery natin? Opo, yan. So, parehas tayo pala. But maganda yung nabanggit mo, coming from the prayer, point of prayer na rin. Yung nabanggit nga ni Miss Heidi na pinapromote din po ito ni Cardinal Tagle. I heard sa kanya one time na, let us focus on the similarities din, yung commonalities natin, no? Sa tingin po ninyo, ano pa yung pagkakatulad natin na nakikita po ninyo, nabanggit ni Bishop Ambo kanina, na meron pagkakatulad, yung kawanggawa natin, yung ating respeto sa pamilya.
What else sa tingin po ninyo kay Ms. Heidi muna from your church? Ano yung commonalities natin? Yes. I want to build up on what Father said earlier then about the social media. Opo. Kasi minsan yung mga youth natin, there's a false sense of reality sa social media. What is presented there is the best, when in fact, iba yung expectation, iba din yung reality. So what I really like about religious actors, no, from different religious beliefs, is that we use the social media as a tool to promote the word of God there. No, we put prayers there, we sing songs of praise there, we take videos na mga magaganda, so that people will say, oh, they're doing that, it's very inspirational, I want to do that also. So we want to use that as a force for good, and I think all our organizations, our faith-based organizations, strive to do that. We promote prayer on social media, we promote love of God and love of others on social media. Kanina, Heidi, naka-on tayo talaga, eh, no? Yung misa, that's how we open PCNE, yung misa ng Bayang Pilipino. So, sakramento yon na naka-social media. So, yung mga tao, in a way, nakakasimba rin sila, no? Nakaka-participate din. So, gusto ko lang po malaman na inosente ako eh. May misa rin po ba? Ano po ba mga sakramento sa Anglican? Opo, kaya po Anglican. Ako pare eh. Marami may misa. So, hindi, kasi pwede mo sabihin, figure, pinsan o malapit na kapatid ng Romano Katolisismo, ang Anglicanismo. Siyempre, eh, galing naman talaga dahil yan. Sa misa, sinatawag na Catholicism daw without the Pope. No? Parang gano'n, joke lang naman yun. Opo. Kasi ganun ka-close yung ano yung mga pagkakatulad. Pagkakatulad. So yun mga common natin. Okay, so may misa kami dyan. Prayers, yung sacrament of the Eucharist. Sa inyo din po. Yes. So yung counterpart ng communion in the Catholic Church, we call it the sacrament. During the sacrament, there's also bread and water wherein we remember the sacrifice of Jesus Christ when He died on the cross, when He atoned for our sins. So when we take the bread and the water, we also commemorate similar to the Catholic Church. Father Melvin, sa atin po ba, ano naman from the point of view of the Catholic Church? Noong prefect pa ng Congregation for the Promotion of Christian Unity, si Cardinal Koch, may ginamit siyang term, yung ecumenism of martyrs. Lalo na during the 20th century, early 21st century ngayon, ang daming Christians, no, regardless of particular denominations, ay martyred in Africa, lalo na, no? Kahit anong recently, even sa Mexico, yung mga napatay, I'm not sure kung LDS sila, no? So, nangyayari ito na in the name of Jesus Christ, ito yung commonality natin. No? Beyond, of course, the prayers, the belief in the primacy of Jesus Christ, pero yung witnessing ng mga faithful ng mga different Christian churches. Ito yung magpapalalim talaga dito. Eh. That in the end, what unites us is our love and belief in Jesus Christ. And this is the, ito yung pinakamatibay that will unite all of the Christian churches. As believers of Christ and followers of Christ, na nasabi nga po na, yung maganda sinabi niyo po, Doktora, na sa pagkainan, hindi lang tayo nag-uusapan, kumakain, pero may sakripisyo rin. No? Yung naghanda ng pagkain, minsan siya pa rin yung walang makukuhang magandang parte. Pero it is her or his joy to see, to serve the people and to see them na they are enjoying being one another. No? Diba? Napakaganda nun, Doktora. Salamat po, ang ganda po nun, Father. Napag-usapan kasi yung ano pala, Esther, yung ano, no? Yung Eucharistia, sa amin, yan nga, parang ang yan eh, sabi mo nga, parang prefigurement of the, you know, yung banquet in the kingdom, no? So, sa amin, we parang practice yung ano din, parang may hospitality, Eucharistic hospitality, no? So, sa amin kasi, yung as long as you are a baptized Christian, you may participate in the Eucharist. So, parang may ganun kaming pagtingin. And, Ang Anglican Communion kasi pagtingin din niya, we look at ourselves as also Catholics. Meaning to say, we are members of the Universal Church, the Church of Christ, no? The Christian Church. So parang ganun yung amin, mas inclusive, kasi siguro medyo very ecumenical lang ano niya, approach. So ni-welcome namin. No? So gusto niyo malaman, makilala kami kung sino kami. No? You participate in our liturgy.
Wow, maraming salamat, Father Jerry, Father Melvin, and Heidi. Yes. So dito talaga sa ating hapagkalinaw, oh, ang dami nangyari. Ay hindi lang kalinawan ang mga bagay-bagay, kung hindi nalinang din tayo na develop mismo ang ating pananampalataya. Na kung kapo ang pag-uusapan, lahat tayo, we have a need for God. Kaya at ito ngayon ang napakinggan natin sa isa't isa. We promote now peace table sa bawat pamilya, no? Kaya sabi, tawagin nyo ng mga table nyo, peace table, no? Yes. And yan po ay sinishare namin sa inyo. Kaya maraming salamat po, Fathers and Miss Heidi. Maraming salamat po. Hindi pa po tayo natatapos sa ating programa dito sa ating TV Maria Special Coverage ng PCNE. Magbabalik pa rin po tayo dito sa ating programang Mercifying One Mission, One Faith. Thank you very much. Thank you. Ang pagpapalaganap ng interreligious dialogues. Muli, magbabalik tayo. One Mission, One Faith. Nagbabalik po tayo ngayon dito sa ating programang Mercifying One Mission, One Faith. At patuloy tayo dito sa ating Hapag Kalinaw. Yan! Ako talaga namang napakasikat na. Bago na po itong ating lamesa, sumisikat ang ating Hapag Kalinaw table. Or table of peace. Na yan. Napakaganda po ng usapan natin kanina, Doktora. So kanina 1-on-1 eh, no? Tapos kanina bumalik. Group at naman. Ngayon may nagbabalik din dito sa ating Hapag Kalinaw. Pero may bago tayong natin. Kasama muna. Tama. Kagaya ni Father Melvin kanina, may bago tayong kasama. At yan ay isang kabataan, hindi po nalalayo sa aking edad, no? Siya po ay isang batang-batang lingkod ng simbahan. Hindi po nalalayo sa akin dahil talagang literal, dahil taga Mandaluyong din po siya, mula sa Our Lady of Fatima Paris, under ni Father Carloy, del Carloy Reyes. Let's welcome Miss Shenard Magcheco. Welcome. Thank you po. Sang youth. At may mga kasama tayo kanina. Oo, kanina. Nagbabalik. Kasama ko sila sa ating one-on-one segment. Si Professor Pablito, nandito siya muli. At si Robert. Hello po. So magpapatuloy tayo. So na pagkasunduan natin dahil ang hapag na ito ay hapag kalinaw, peace. Nabanggit so minsan may mga issues tayong kinakaharap na gusto nating malaman kung magiging peaceful ba ang mga resulta at proseso. Oo, at doktora, no? Mga sa ating mga kaibigan po, nabanggit natin kanina, nagsimula tayo doon sa time for the family. O punta tayo doon sa mga, total po ang pinag-uusapan po natin ay pagkakaisa sa pagkakaiba, di ba? Unity and diversity, yan po yung lagi natin naririnig sa mga ecumenical gatherings po natin. Magbigay tayo ng mga situationers, doktora. Ang gusto ko love life eh. Ooh, iba lang. Talaga na mabuti na lang may kabataan dito. Ako lang may karapatan, ikaw wala. Uy, meron na. Lahat ka rin natin. Okay. Naku, alis na kasi, mga kasi, binigay mo na ang sarili mo, pinakasalan mo na ang pinagsimbahan. So kami lang ang may karapatan. Ano bang issue mo sa love kasi? Ay, kasi hindi mo na napipili kung sinong mamahalin mo. Siyempre. Tayo po yung nagbabalik. Sige, doktora. Ano ba yung issue mo dyan sa love na yan? Mainit na issue yan sa mga kabataan. Tama ba? Yes. E paano na in love ka? Yung pala magkaiba kayo ng relihiyon. O paano ba take yun naman pala gusto mo sabihin. Ang dami mo. Yun naman pala. Yes. Sige. Siguro, may... kung i-invite niya ako to convert, sana respetuhin niya din yung magiging desisyon ko. Kasi unang-una naman kaya kami pumasok sa isang relasyon kasi mahal namin yung isa't isa. At kung mahal may isang tao, respetuhin mo. Sandali lang, makinig tayo sa profesor. Pero sinasabi ang mga profesor, paano ba ang mga teacher. Ito divisa ng isang kabataan, di ba po? Pero kailangan lagpasan kasi yung love. Mm-hmm. Kailangan makita mo rin, makafocus. Hindi mo lang dapat... Mating na sa usapin na yan. Seryosong usapin. Hindi mo lang dapat nararamdaman, dapat nauunawaan mo rin. Di ba po, Professor? Ano naman po ang instant ng... Ano po ba ang turo natin, mapapaalala natin tungkol sa... Yung kapag ikaw ay meron kang kamag... Sabi ni Doktora, kapag may isang kamag-anak na in love sa isang galing sa ibang reliyon o simbahan. Ay, mag-anak na in love ka at ibang relihiyon, paano ba yan? In reality po, bawat pamilyang Pilipino, mga Katoliko, ako meron akong kapatid na nagkaroon ng asawa na hindi Katoliko. Mm-hmm. May mga pinsan din na ibang pananampalatayang na pangasawa. So,
ito ay realidad talaga ng pamilyang Pilipino. At ako, sa aking palagay, ang unang-una talaga dyan ay pagmamahal. Kung sila ay nagmamahalan, nasa kanilang Diyos. Subalit, kailangan nating intindihin na bilang miyembro ng simbahan, meron ka rin obligasyon at meron ka rin dapat isaalang-alang doon sa kabila. Siguro maalala ko lang yung kwento ng aming presidente ng Religions for Peace sa Philippines, si Madam Lourdes Mastura, isa siyang Katolika na nakapag-asawa ng isang Muslim. Dahil professional yung kanyang napangasawa, it took her, hinayaan siya hanggang sa gusto niya na maging Muslim. At kung ayaw na, hindi talaga siya pinipili. Okay? Kaya siguro ito din yung magandang turo ng ating simbahan dahil mayroon tayong tinatawag na religious freedom. Oh, yeah. Na malaya ka, na mabuhay sa iyong pananampalataya at hindi hadlang yung pagmamahalan. At kung kailan darating yung sa pamamagitan ng pagmamahalan ninyong dalawa ay aanib ka sa kanya o aanib siya doon sa iyong relihiyon. Ito po yung tamang proseso para magkaroon ng pagkakaisa at pagkakaintindi. Yun. Yun, salamat po, Professor. No, ngayon po mula sa office ng CBCP, no? Ano naman po yung ating ginagawa rin para naman po maturuan din natin ang ating mga kababayan, mga kasama sa simbahan, kung paano natin din i-appreciate yung po mga kapatid natin sa ibang reliyon, sa ibang simbahan. Ano po ba yung mga dapat nating tandaan din, dapat nating consider? Well, doon po sa mga Kristiyano na iba ibang denomination, marami tayong kapareho. Oh. Katulad yung Biblia nga, sinabi ni Bishop Lambo kanina, yun lang ay yung isa pa, yung binyag, isang binyag. Sakramento. Mayroon kasing Trinitarian baptism na tinatanggap ng simbahan. Kasi Jesucristo, yun lang malaking bagay na yan. Bilang isang Kristiyano rin, kakasama na tayo. Kung tutusin, yun lang Kristiyano. Sa ibang bansa, kung kapag minority ang Christians, they don't present themselves as I'm Protestant or Catholic. We are Christians. Ganun lang. Kaya, yung tignan na po yung pagkakaisa imbis na yung pagkakahiwalay mo. Napaka-importante. So, ang nakikita ko dito, Father Hans, hindi kayang awatin ng pag-ibig. Pero mahalaga. Kasi yung sagot po. Kasi yung common ground. Yung common ground din yun, ang pag-ibig. Common ground din niya. At ni Robert. Kaya lang, natutunan ko din na hindi lang yung pagmamahal pagdating dun sa feelings. Yes. Pagmamahal na meron ding duty. Yeah. Kasi once na alam mo yung pananagutan mo, kayang marespeto kung ano man ang kinabibilangan ng taong minahal mo. Gusto ko yung salitang respeto. Kasi tandaan po natin, sa panahon natin ngayon po, hindi lang mga kabataan ito, para bang masyado pong nagiging, alam po natin realidad yan, yung bang batuhan ng mga hindi magandang komento, hindi magandang pananalita tungkol po sa ibang pananampalataya, ibang simbahan. O kayo po ba ay meron ng karanasan na gano'n na paano nyo hinarap yung gano'ng pagkakataon na parang kinwestiyon, binatikos, o siniraan ng inyong pananampalataya? Pwede naman. Yes po. Paano nyo po hinarap yun? So far naman po, sa akin, wala pa naman akong experience. Pero may mga naririnig lang po ako. Pero kung ako po, may experience ko yung ganyan, ang sasabihin ko lang siguro, ang tanong ko sa kanya, mahal mo ba ang Diyos? Tapos pag sinabi niya, oo, whatever, kung ano man yung sagot niya, sasagot ko din, oo, mahal ko ang Diyos. So that's it. So kung pareho natin kilala ang Diyos, mahal natin ang Diyos, wala tayong dapat pagdebatehan or what. Kasi alam natin sa sarili natin, may isa tayong pinaniniwala ang Panginoon. As long as mahal at kilala natin ang ating Diyos, iisa tayo, pareho tayo ng Diyos. Yeah, galing. Ang puntong bisa ng kabataan. Si Professor, ano po, si Bruce sa eskwela ho, ano, Prof, paano po tayo? Maraming beses na po ako na na-criticize, lalong-lalo na dahil mga estudyante nyo po ba? Mga estudyante at mga ibang guru din. Sure. Kung saan binabanggit nila na I have betrayed my faith dahil mas close na ako sa mga Mormons, mas close ka na sa mga Muslim. Dahil eto na yung naging volunteer na naging gawain ko sa mahabang panahon din. Again, ang binabanggit ni Bishop Tutud ay, may prejudice silang pinanggagalingan at biases. Pangalawa, kulang sila sa encounter. Sabi nga ni Pope Francis, pinakamahalaga yung culture of encounter. Hindi pa nila nararanasan na magkaroon ng kaibigan, na nakasama sa kainan, na nakasama sa table. At ito ay siyang naging hamon para palawigin pa yung pamamaraan na magkaroon ng mas maraming programa
na magkaroon ng chance na magkaroon ng encounter ng iba't ibang pananampalataya, either ecumenical or interreligious. Kasi kahit gaano mo pa sagutin, wala yun eh. Dahil hindi sa tanong na on the level of ideas, ito po ay kakulangan ng karanasan. At dahil dito, kakulangan ng pagmamahal na galing dun sa karanasan na yun. Kailangan may encounter. Tama po yun. Maganda yung culture of encounter. Tama na sinasabi po ninyo, malaking bagay po. Tayo po ba sa Catholic Church, from CBCP, ano po yung mga how do you still promote yung... Mas papunta pong dialogo, kasi pag debate ito po, pag debate, you disprove the truth of the other person. Madaling gawin niya, lalo na kung abogado ka. Pero yung sa pumumuhay, iba ko talaga yung katulad nga sabi ng Professor Bong, kasama niyo sa magkasalo kayo, okay, pakikiramay lang pag may namatay. Okay, pag celebration din, pag meron may kasalo, may birthday, sama-sama. Doon po niyo makikita na lahat tayo tao. Yun ang pinakabase. Tapos kung isa may ibang kulay, may ibang damit, yan, ano, eh, kumbaga sa ano, Ricardo lang yan, ang pinaka-substance, yung pagkatao ng tao. Ma-share ko lang po, yes, isang karanasan hindi ko makakalimutan kay Cardinal Tagle. Okay. Isa sa programa namin sa Interreligious Dialogue, Ecumenical Dialogue, ay mamamasyal ka sa mga sacred sites, yung templo, yung mga ano, at mga mosque, at kasama natin si Cardinal sa yung namamasyal mismo. At matutuwa ka, magdadala siya ng regalo, okay? Babalutin niya yan, pero pagdating doon, tinapay pala. Tapos kakainin namin doon sa... Breaking the bread. Tapos doon, biglang magkwekwentuhan, and then, ayun, simula ng pagiging magkaibigan. Sa hapag nagsisimula. Sa hapag. Kaya sa susunod, may tinapay niya. Walang bread na binrake. Walang tinapay na bread. Yung kapal na binrake itong mga stories na ito. Ang ganda. Pero yung tanong po ba, buti po yung nagagawa po talaga yun. Ako tanong ko po talaga yun yung, we are allowed naman na pumasok din sa simbahan. Pwede naman po talaga. Ang hindi lang po pwede ay dasalin mo yung dasal nila kasi may sarili kang dasal. In fact, Doktora, ang mga kabataan, yes, if she can share, ang isa sa programa namin ay yung mga kabataan na pumupunta sa iba't ibang holy sites. Parang I remember nga, Sir Bong, may pinuntahan din kami with other youth din. May pinuntahan namin yung sa Quiapo, yung sa mosque. Yun nga lang po talaga, hindi kami pwedeng magdasalin. Yes. Pero pinakita lang po. Tapos kasama namin yung iba't ibang mga kabataan mula sa iba't ibang relihiyon. Naalala ko rin si Jesus, no? When the disciples of John followed him and asked him, now where do you stay? And said, when Jesus come and see. Doon magsisimula. Naku, maraming salamat po. Sir, maraming salamat po. Professor, and of course, ang ating panauhin, Shenard, ang ating doktora, so very enriching itong, yes, ating karanasan dito sa ating hapag kalinaw. Kaya bukas ho, abangan nyo. Mas marami pa tayong matutuklasan at matututunan. At kagaya po na nasabi namin kanina, mamayang hapon po dito sa Araneta, meron pong heart to heart with Cardinal Tagle. At meron din po tayong concert mamaya yan. Yes. Yan po ay bahagi pa rin ng pagdiriwang natin ng PCNE 7. Sino ang aking kapwa? So day 1 pa lang po tayo. Meron pa po tayong day 2. At magkita-kita po tayo muli dito sa ating... Ako po si Father Hans Magduro lang. At ako po si Ate Gaines. Magkita-kita po tayo bukas dito sa ating programang Mercifying One Mission, One Faith. Thank you so much. Thank you.